Sa tuloy-tuloy ng mga balita at yung balita natin kahapon tungkol doon sa rebate ano at tungkol nga dito sa Toll Regulatory Board at tungkol sa rin sa mga agricultural product na pumapasok sa dito sa Metro Manila galing ng probinsya. Nandito na po sa ating linya ang Toll Regulatory Board spokesperson si Julius Corpus po ay ating hingan ng paliwanag dito. Magkano ba ang rebate? At hanggang kailan magsisimula ito? Yan lang yung mga tanong na kailangan. Kayang-kayang sagutin yan. Partner Julius, good morning. Magandang umaga po, Sir Mike, at maraming salamat po muli sa pagkakataon. Makapanayam kayo upang ipamahagi ang magagandang mga balita ukol sa ating mga expressways. Ito pong binanggit ninyo kanina, Sir Mike, ito po isang programa ng ating pamahalaan together with the toll operators who supported itong programa ito. Kung saan may exempt po yung ating mga delivery vehicles na nagdadala ng mga pagkain. Ang kayong pangangailangan lamang po ay mapa-accredit itong mga vehicles na to sa Department of Agriculture doon sa kanilang food lane program. At pagkatapos po noon ay magpa-enroll na sila sa auto-sweep and easy trip dito sa programang ito. Nabanggit po ninyo, magkano po ba ang pwedeng ma-discount or ma-rebate ng ating mga truckers dito? Iba-iba po kasi ang mga adjustments na or increases na nangyari nung nakaraang taon. No? Kasi sasaklawin po nito yung mga increase na nangyari noong pang June of 2023 up. At ma-exempt po sila or magkakaroon sila ng kaluwagan no, na hindi sila matcha-charge ng ganung kalaki, marirebate po yung amount na yon. Halimbawa lamang dito sa parte ng index, yung ating pong open system, 16 pesos sa class 3. Sa closed system naman, mga 65 pesos po ang marirebate sa kanila. At yan po'y mababalik sa kanilang account. Sa Cavitec din po, ang class 3, no? Kasi pwede rin naman sa class 1 and 2 eh. Kasi lahat po ng vehicles ay tinatanggap naman sa enrollment ng ating toll operator. Sa ANLEX, R1 is 4 pesos, sa Cavit 25 pesos. Sir Mike, isang mahalagang balita rin po na sana maisama na rito sa inyong interview, ngunit bilisan lamang, ay magkakaroon po tayo kasi ng toll fee adjustment sa June 4 no? Dito sa NLEX. At kaya po hinihikayat namin itong mga vehicles na magpa... Yes, sir. Kung matandaan ninyo, last year, June of last year, nagpatupad po tayo ng adjustment dyan sa NBEC. Subalit, yay, minarapat nating hatiin sa dalawa. Yung pangalawang bahagi po, yun po ang i-implement ng NBEC by June 4, which is Tuesday of next week. Ngayon po, sa kadahilanan yan, kami nakikiusap, lalo na dito sa mga food truck, no? Yung mga truck na nagdadala ng pagkain, ay sumantalan na po natin yung programa na magkaroon kayo ng rebate. Kasi sakop din po nito yung panibagong increase na to nang hindi kayo maapektuhan. Julius, pakipaliwanag nyo sa ating mga food haulers na sana samantalahin na yung programa natin. Paano ba ito para maliwanagan? Kasi alam mo naman, daming produkto. May mga gulay lang, mayroong rice, at kung ano-anong mga produkto. Ano ba ito? Allowed sila lahat na magkaroon ng rebate, bawasan yung kailang binabayaran, kahit anong produkto ang daladala nila? Opo, karaniwan po ang lahat halos ng agricultural products ay nakasama naman po. Ang makakapagbigay liwanag po niyan sapagkat nasa jurisdiction po nila ang Department Agriculture. Of Agriculture. Opo, kaya sa mangyari po, makipag-ugnayan kaagad ang mga bihikong ng nagnanais, ma-extend, lalo na kung nagdadala itong pagkain. Opo, malapit na po. In fact, Sabado na yan, di ba? June 1 yata. June 1 eh. Oo, ngayon. June 1, na. Effective na po yun. Sayang naman na kung pwede. Take advantage of it po. Magpa-accredit na kayo kung hindi pa kayo accredited dito sa ano natin, sa food truck ano po natin. Ay magpa-accredit na po kayo ng sa ganun. Kailangan pala may accreditation sa DAR, or sa Department of Agriculture, DA. Opo. Ako, dapat bilisan nila. Sayang naman kasi, sir, Ate? Pero paano yung ano, Julius, sir, paano yung adjustment dun sa RFID? Eh di ba, automatic yan. Pag dumaan ka dun, babawasan ka.
So kung nabawasan ka, ano, re-rebate niya, ibabalik ba yon? Paano yon? Opo, ibabalik po yung, siyempre, ang mayayari po kasi ma-charge muna kayo ng normal rate, no? Okay. After 1 week, yung susumatutol po yung isang linggong biyahin ninyo at babawas na. Po, opo, kung magkano yung total na na qualified to be ma-rebate sa inyo, after 3 days lamang po nung 7 days passage na yun, ilalagay na po muli yung rebate na yun sa inyong RFID account. So isang issue pa na gusto nating malinaw, ang nabanggit mo, NLEX. NLEX lang ba? Hindi ba kasali ang ACTEX o kaya SLEX? Yung sa Tagalog? Meron na yung mga nakabinbin pang mga ano dyan. Subalit sa ngayon po kasi hindi pa naman po naging final yung mga prosesong pinagdadaanan ng mga... Ako baka magkalituhan eh. Sabado na ito eh. Oo. Dalawang tulog na lang. Sabado na. Paano yan? And then kung muna, Sir Mike, no, ang ipapatupad sa June 4. Ah, June 4. June 4 yung increase. Pero itong rebate ay June 1. Sabado na. Malawakan po yun. June 1 sa lahat na po yun. Sa ng expressway po. At lahat expressway. Okay. Opo. Sige. At dagdagan niyo, dagdagan pa mo ng, ano, ng mga interview sa ibang network o sa ibang media para lalong kumalat. Alam mo, public issue ito. Ang public ang kailangan makakuha ng tamang impormasyon. Baka magkalituhan, magkasisihan pa naman. Alam mo naman, maraming naninisi ngayon. Kahit maliit na bagay, ang presidente ang sinisisi. Huwag nating payagan yung ganun. Opo. Sir Mike, at napapasalamat sa kami muli no, sa inyo. Okay. Na sinutulungan niyo kami parati sa pagkalat ng mahalagang impormasyon. Partner tayo sa paghatid ng balita. Sir, salamat ha. Mabuhay po kayo. Ang Toll Regulatory Board. Thank you, sir. Thank you very much po, Sir Mike. Mabuhay po. Si Julius Corpus, matagal ko na hong na-interviewan, spokesperson ng Toll Regulatory Board under Department of Transportation. Ayan. So, ayan. Mayroong rebate, bawas. Sa tollgate, ang binabayaran ng mga naghahatid ng mga pagkain, produkto sa Metro Manila. Ang purpose niyan para hindi tumaas ang ating mga bilihin. National po yung isong yan. Baka yung iba dyan, hindi mag-increase. Alam mo, pass on. Pag malaki ang gastos ng negosyante, pasa ng pasa sa consumer. Yan po ang purpose niyan. Bawasan yung ipinapasa, yung gastusin. Pero meron palang, eto naman yun, increase daw. Doon naman sa ibang motorista. June 4, aba, isang linggo na rin yun. Dahil daw pangalawang increase naman. Ay, alam naman natin, private sector ang may hawak ng ating mga highway na gumastos ng bilyones. Business is business. Wala tayong magagawa dyan. Kaya nga regulatory body lang po ang DOTR para ho sa kung paano ang increase at rebate kung ano man yan.